Mga kalupa, ipakikita ko sa inyo kung paano umakyat ng mangga. Magandang araw mga kalupa. Narito ngayon tayo sa bukid. Meron ako dito ang dalawang malaking punong mangga. At swerte tayo dahil bumunga sa panahon, kaya puputihin na natin dahil magtatag-ulan na maigi na yung naagapan para pakinabangan pa. Yung mga bago sa pagmamangga, may mga simpre, yung mga simpleng pamamaraan kung paano magputi ay ganito po yung ginagawa. Ito po yung ginagamit ko sa pagputi ng mangga. Ito po. Yan. May kasama na siyang syo para pag hinila mo ay hindi masasaktan yung mangga at dahan-dahan mo siyang bibababa. Kasi kapag ang mangga ay nasugatan, wala nang quality. Hindi na rin siya mabibili. Hindi mabibiding halimbawa 10 kain ang pinuti mo eh. Ikaw lang ang kakain, kaya kailangan pa rin i-dispose sa pamilihan. Kaya kailangan maingat sa pagputi ng mangga. Ganun ang proseso ng mangga. At ngayon maya-maya ay pakikita ko sa inyo kung paano pumuti. Ngayon, nung nakaraan ay pumuti kami ay yung mga laylayan. Kaya dito lang sa ibaba pwedeng putihin. Pero ngayon, kailangan akyatin na. Kaya mga kalupa, ipakikita ko sa inyo kung paano umakyat ng mangga. Mga kalupa, ito yung gagamitin ko pag umakyat ako ng mangga. Kailangan may dala akong timba na may mahabang lubid. Kasi hindi naman pipwedeng ibaba ang mangga na ihahagis pababa. Kaya kailangan dahan-dahan din para maingat na maibaba yung ating pinuting mangga. At kailangan din may proteksyon. Kasi baka mamaya marupok yung sanga na kinapitan mo, na tinuntungan mo, mapaksi. At least meron kang tali para at least nakahangka pa rin kahit ikay mahulog. Yun po yung mga simpleng protection na ginagamit po ng mga akyat ng mangga. Kaya ngayon, aakyat na ako para maumpisa na natin ang pagputi ng mangga. Ganito yun! Ito na ako mga kalupa, inaakyat ko na at palibasa medyo mataas na ito maya maya, kaya maliit na ang tingin nyo sa akin, pero ang manggang ibababa ko, yun na lang ang tingnan nyo. See you! Yun nga palang usyo, iabot mo sa akin. Ito, ganito mga kalupa, kailangan dala-dala ko rin sa taas itong syo na may tangkay, kasi maliliit ang sanga sa dulo, hindi ko siya kayang abuti ng kamay, kaya kailangan ito sa pangunguha ng mangga. Kung wala nito, ay wala rin kwinta ang pag-akyat dahil kunti lang makukuha. Hindi ko alam kung saan ako may pili ng sanga para manguha, sobrang laki. Siguro dito muna sa medyo mga baba. Ganito mga kalupa, kung paano sunog ito ang mangga sa itaas, ito, ganito o. Yun. Madali lang, pero ang mahirap dahil nanginimbang ka sa mga sanga,
yun ang problema. Hindi naman pwede na hindi ka magsingat dahil makakapanguha ka na mangga, nahulog ka naman. Ay wala rin silbi ang panguha ng mangga. Wala rin kwenta ang mangga pinagsasilan. So yun, mga kalupa. Dapat ang sumambot eh. Dili. Maputik dito. A few moments later.